Meron 7 billion na tao ngayon sa mundo. By the year 2100, estimated ng mga scientists na magiging 11 billion ito. At sa year 3000 ay maaaring maging 70 billion. Kaya naman gumagawa ng paraan si Elon Musk para pwede tayong lahat lumipat sa Mars pag overpopulated ng Earth. Noong 1979 naman ay inimbento ng Japan ang Capsule Hotel para mas maraming tao ang magkasya sa isang maliit na space. And who knows, malay natin sa year 3000, ganito na yung design ng mga bahay. Unless gusto mong pumunta sa Mars. Grabe yung sunog, grabe yung apoy dun. So ito lang dala ko guys. Backpack ko, wala akong pagkain. Wala din akong tubig. Ang dala ko lang ay camera, GoPro, tsaka cellphone. Uy, nawawala yung cellphone ko. Pati yung cellphone ko, iba ko yata. Guys, may nakatok. Thank you po. Sige po. Okay guys, edit lang yun. Susubukan natin mag 24 hours challenge dito sa Dormitos PH. No foods, no drinks, bawal buksan ng pinto, at bawal lumabas para mag-CR. Kung magiging ganito yung mga bahay in the future, ihanda ko na yung sarili ko. Nakausap ko din ang manager ng hotel na to. Tinanong ko siya na kung makasurvive ako ng 24 hours sa Capsule Hotel, ay pwede niya ba akong bigyan ng 1 month free accommodation? Ang sabi naman niya, deal! At dahil doon, simulan na natin. So ngayon ay 9:29 AM. Meron akong dalang PS Vita, GoPro, meron akong dalang books, at meron tayong dalang plastic pa para pag-jewebs. No way. So kung 24 hours ako mag-i-stay dito, siguro nagtataka kayo paano ako kakain or inom. ASMR. Sakit ng tiyan ko, shit. 10 minutes na tayo dito and mahaba-haba pa yung 24 hours. And kailangan natin malaman yung way para makasurvive tayo dito para maging komportable tayo kasi tingnan nyo, sagad na yung pa ako. So nahanap ko yung tao na magtuturo sa atin paano tayo makapag-relax dito sa capsule na to. Kung gusto mo makapag-relax, gusto mo ng alone time, there's no need to go to Japan. So yun nga guys, bawal nga pa na masyado magingay dito kasi meron natutulog sa taas, meron natutulog sa likod ko, meron din natutulog sa side ko. So ito yung adjustment niya, yung white light, ayan. Tapos ito naman yung sleep mode. Tapos ito naman yung adjustment ng blue light. Tapos ito yung adjustment ng ilaw sa mirror. Habang inaalam ko ang mga pindutan, naalala ko bigla yung sinabi ni ma'am manager. So, magka 24 hour challenge ka sa capsule? Yes. Sigurado mag-enjoy ka. So yun guys, medyo bored na ako. Hindi naman ako makatulog. Gawa yung sleeping schedule ko ay magulo. Isa sa dahilan kaya ginagawa ko rin ito eh, para ma-overcome ko din yung fear ko sa masisikip na lugar. Kaya na ito. Guys, may nakatok. Bakit kakatok ng ganitong oras ang receptionist? So may 1 month free accommodation ka kapag na-survive mo yung challenge? Yes po, tama po ma'am, no? So pero pwede ka namin guluhin? Oh po, pero hindi po gagawin yun, ano? Magto ka na mabukasan. Guys, kaya nga pala dedicated akong magawa tong challenge na to. Kasi hindi naman sa akin yung 1 month free accommodation. Guys, para sa inyo yun. So guys, comment kayo sa baba kung gusto nyo manalo ng 1 month free accommodation dito sa Dormitos PH kung matapos ko yung challenge. Gutom at uhaw ang inabot ko. Nag-research ako kung kaya ba ng tao makasurvive ng walang tubig sa loob ng 24 hours. At nagulat ako sa sinabi ng mga articles. Hour 10, matutuyo ang tiyan mo at pwede kang magkaroon ng cramps. Hour 13, may hilo ka at pwede kang makakita ng mga bagay-bagay na ikaw lang nakakita dahil sa hallucination. Hour 20, matutuyo ang balat, labi at mga mata mo dahil wala ka ng supply ng tubig. At kapag 72 hours na ay wala ka pa rin tubig, ay pwedeng mag-fail ang mga organs mo na pwedeng maging sanhi ng pagkamatay mo. This is the area kung saan pwede i-prepare yung food nyo. This is our air-conditioned bathroom, toilet area, shower area, and this is our toilet area. Sir, sige na, sir, na kayo. Sorry, manager. Low and flying high, we can reach the moon.
nakasurvive tayo ng overnight dito sa capsule. Yay! So, hindi naman siya mahirap gawin na wala kang food and water ng 24 hours. Basta, kakain at saka iinom ka na talaga after 24 hours. And gusto ko rin mag-thank you kay manager kasi pumayag siya na gawin tong challenge na to na mag-survive dito ng 24 hours kapalit ng 1 month free accommodation. Art is everywhere. Capsule Pod is also an example of art. So, kung talagang mahal mo yung ginagawa mo, hindi ka susuko. Challenges are inevitable. Doesn't matter naman how many times you fall. Ang important is how you get up and keep going. Perseverance is power. But if I'm gonna lose you, challenge is an example of perseverance, and that is power.